So, share ko lang muna kung alin ba yung mga dapat i-check. Halimbawa, kung hindi umiinit yung microwave oven. Okay guys, welcome back po sa ating YouTube channel, Kuya G Technology. So, merong dinala sa atin na isang microwave oven. Yan, so problema niya ay hindi daw umilaw yung ano, yung bulb. So, bago natin siya palitan ng bulb, check din muna natin kung gagana ba talaga yung ano, itong oven na ito. Ayan. So, try muna natin testeran itong kanyang plug kung hindi ba grounded sa body. Ayan. So, set lang natin siya sa X10. Ayan. So, nakaset ako sa X10. And then, try natin dito sa kabila ng kanyang ano, male plug. Ayan. So, may reading naman. And then, ayan. So, wala namang ground. So, hindi shorted sa body yung ano, itong microwave na ito. Ayan. So, para malaman din natin kung okay ba itong microwave na ito, try muna natin siyang i-plug. Maglalagay tayo ng tubig para malaman natin kung umiinit ba. Okay. So, plug natin. So, lalagay muna tayo ng tubig dito sa loob. Ayan. Okay. And then, plug natin yung unit. Ayan. So, may beep siya. So, try natin siya paandarin, guys. Ayan. So, umandar naman siya, guys. Kung mapapansin nyo, umandar yung blower niya. Pero, pansinin natin na hindi umilaw yung bulb. So, yun ang dahilan bakit pinadala dito sa akin itong microwave oven na ito. Ayan. So, tinatry lang natin na paganahin kung umiinit ba yung microwave, guys. So, kapag hindi kayo kabisado, guys, so, huwag nyong subukan gawin sa bahay na open lang ito. Mag-testing na open yung microwave. Ayan. So, nag-off na siya, guys. Ayan. So, unplug muna natin. Ayan. And then, tignan natin kung umiinit ba yung nilagay natin. Ayan. So, ayan. So, mainit siya, guys. Kung mapapansin nyo, ayan, umuusok yung tubig na nilagay ko. Ayan. So, okay yung microwave na ito. So, yung problema lang niya is hindi umiilaw yung bulb. Pero bago natin i-replace yung ano, yung bulb, ayan. So, share ko lang muna kung alin ba yung mga dapat i-check. Halimbawa, kung hindi umiinit yung microwave oven. Ayan. So, una sa lahat, dahil high voltage po ito at napakadelikado. So, kung hindi nyo kabisado gumawa ng ganito, so, wag na lang kayong magtangkang buksan kasi may high voltage kasi ito. Unang gawin, guys, is uhugutin natin yung ano, itong part nya dito, ito sa kapasitor. And then, itong kanyang diode, ayan. So, kailangan muna natin i-discharge, baka may na-store na kuryente sa kapasitor. So, delikado kapag na-kuryente tayo dahil high voltage po ito. So, kung meron kayong wire na gaya nito, o kahit na walang terminal, basta wire. Ayan, so, try nyo lang ipag-short yung ano, yung kapasitor para ma-discharge yung voltahe. Ayan, so, short muna natin dito sa body. And then, discharge natin tong kapasitor. Okay. So, siguraduhin natin, guys, na naka-discharge talaga yung kapasitor. Kasi nag-store ito ng kuryente. Lalo na high voltage ito. Ayan. So, kung mapapansin nyo dito, guys, so okay na, na-discharge na natin. Kung mapapansin natin, so buo itong ano, microwave oven na ito. So, papakita ko lang sa inyo kung alin ba yung mga dapat i-check kung halimbawa, hindi umiinit yung microwave oven na ginawa nyo. So, unang-una, i-check natin itong kanyang magnetron. So, kahit analog tester lang yung gagamitin natin. Yan. So, set lang natin siya sa X10. And then,
bubunutin natin tong terminal dito. Now, kapag hindi kayo kabisado sa wiring, so, pwede nyo namang picturean muna bago nyo kalasin yung wiring. Yan. So, kung mapapansin nyo guys, okay yung OB natin. So, ito, buo ito. So, ganito yung reading nya. May makukuha tayong reading. Ayan. So, pansinin nyo yung tester natin. Okay. So, kung buo yung magnetron, may reading siya. Pumapalo yung tester natin. And then, dapat walang shorted dito sa kanyang body. Ayan. So, kapag shorted, pag tinester natin dito sa body, kung may reading siya, so, big sabihin, defective yung magnetron natin. Ayan. So, balik muna natin to. Ayan. And then next natin, i-check kung hindi umiinit yung microwave, itong kanyang fuse. Ayan. Pero itong fuse sa ngayon, buo ito guys kasi umaandar naman yung microwave natin. So, pwede naman natin mat-check yung fuse kahit hindi na natin buksan yan. Ayan. So, tanggalin na lang natin dito. Ayan. And then, nakaseries lang naman tong fuse na ito. Ito yung out ng fuse. Ayan. Kung putol yung fuse, so wala siyang continuity hanggang dito. Ayan. So, ganito lang pag-check ng fuse. Ayan. So, buo yung fuse guys. Dahil umaandar naman itong OB na ito. Ayan. So, buo siya. So, kung putol yung fuse, malaki ang posibilidad na nagkaroon siya ng shorted. So, kung walang shorted dito sa magnetron, so nakita natin kanina, hindi naman shorted yung ano, yung magnetron. So, try nyo i-check yung kanyang capacitor at saka itong kanyang high voltage diode. Okay? So, paano ba natin i-check yung high voltage diode? Sa ganitong sitwasyon guys, hindi natin yan matitestiran. Kung pansinin nyo, ayan. So, wala tayong makukuhang reading dyan. Kahit konti, ayan. So, kailangan natin siyang kalasin bago natin siya testiran. Okay? And then, try natin siyang tanggalin dito. Ayan. So, natanggal na natin guys. So, ito yung kanyang high voltage diode. Now, kung wala kayong ano, yung tester nyo, ay walang times 100K. So, mahirapan kayong mag-tester dito. Ayan. So, may iba na gumamit ng battery, 9 volts battery, para i-tester itong high voltage diode. Ayan. So, kung meron naman kayong times 100K sa tester nyo, so, pwede natin siya testeran. Actually, napakataas ng resistance niya. Kaya, hindi kaya sa X1, X10, X100 at saka sa X1 key. So, dapat mayroon talagang X100 key yung tester nyo kapag ka nag-tester kayo ng high voltage diode. So, kung wala namang 100 key, X100 key yung tester nyo, pwede kayong gumamit ng 9 volts battery para matesteran kung okay ba yung diode o defective. Yan, so try natin siyang testiran guys. So pansinin niyo yung tester natin. Kung shorted yung diode guys, magkabilaan, meron talagang palo yung tester natin. Pero kung good yung diode, so pag binaliktad natin, walang palo yung tester natin. Ayan, so testiran natin yung diode natin guys. And then set muna natin siya sa X100K yung tester natin. Yan. And then dapat isang palo lang yung makuha natin guys. Ayan. So kapag binaliktad natin, dapat wala tayong makuhang reading. Ayan. So try natin siyang testiran. Ayan. So kung mapapansin nyo yung tester natin, ayan. So walang reading. So dapat may reading siya pag binaliktad natin siya. Okay. Ayan. So kung mapapansin nyo, napakataas ng resistance ng diode. Ayan. So, kung baliktarin natin. So, wala. And then, baliktarin natin ulit. Ayan. So, meron siyang reading, guys. So, ibig sabihin, good ang diode na ito. Okay, so, testiran naman natin yung kapasitor, guys. So, isa sa mga dahilan kung bakit mapuputol yung fuse kapag shorted yung kapasitor natin.
Now, yung capacitor natin, dahil high voltage capacitor din siya, so, dapat nakasit pa rin tayo dito sa times 100K. Yan, so, para makita natin yung mataas na palo niya. Yan, so, susubukan muna natin dito sa 1K. So, pansinin nyo, guys. Ayan, so, napakaliit ng palo ng tester. Ayan, so, pumapalo siya, guys. Okay, so, try natin siyang ilagay sa 100K. Ayan, so, dapat po bumabalik yung reading ng tester pagka-tester natin sa kapasitor. Ayan, so, pansinin nyo, guys. Ayan, so, nagdi-discharge siya. Okay, so, baliktarin natin. Ayan, so, nagdi-discharge yung kapasitor. So, ibig sabihin, good ang kapasitor na ito. So, malalaman lang natin na sira ang kapasitor na ito kung pag-tester natin ay hindi na bumababa yung reading ng tester. So, sa ganito, so good yung kapasitor natin. So, ganun lang. Yun lang ang mga dapat natin i-check maliban sa mga fuse. So, kung pansinin natin, guys, meron siyang mga fuse dito. Ayan. Ito yung kanyang fuse. At meron siyang thermal switch dito. So, maliban dyan, kung hindi umiinit yung microwave oven natin, so, ito ang mga dapat natin i-check. So, dapat yung magnetron ay mayroong continuity. And then, hindi shorted yung kapasitor, pati na itong kanyang high voltage diode. And take note, guys, kapag ibalik natin to dito sa ano, sa kanyang mounting dito sa body, dapat talagang nakalapat yung kapasitor sa body ng ano, ng unit. Kasi magkakaroon ng spark kasi pag maluwag yung pagkakabit natin dito. So, dapat mahigpit at saka nakalapat talaga yung body ng kapasitor dito sa base ng ano, microwave. Para hindi magkakaroon ng spark. And then, dapat mahigpit na mahigpit talaga itong ano, itong kanyang screw dito, pagkakabit dito sa butas. And then, dapat walang loose sa mga connection niya dito para hindi magkakaroon din ng spark. Ayan, so, ibalik na natin itong kanyang high voltage diode. And then, pagkatapos, papalitan natin siya ng bulb para maging okay na ito, guys. Ayan. And then, balik na natin yung kanyang connection dito. Ayan. So, kapag hindi kayo kabisado, guys, pwede nyo naman picturean bago nyo kalasin. Okay, so, ang mahirap lang dito sa amin, guys, so, wala talagang available yung ganitong bulb, yung pang microwave. Yan. Meron akong nahanap. So, baka pwede na ito. Yan. So, kung mapapansin nyo. Yan. Refrigerator valve. Actually, design lang naman tong ilaw na ito para magkailaw yung loob ng ano, ng microwave. So, try natin siyang kabitan. Okay, yan. So, try natin siyang pandarin ulit. So, yun na lang ang bulb na pinalit ko, guys, dahil wala pong available nito. Actually, 10 watts lang yung pinalit ko. Yung original na bulb niya is 20 watts. So, medyo maliwanag to kumpara sa pinalit ko. Pero, okay lang. At least may ilaw na yung ano, loob ng microwave. Yan, so try natin siyang i-testing ulit. Okay. So, yun na, guys. So, umiilaw na yung bulb niya. And then, gumana na siya.